This is Powcast Sports Podcast, hosted by Pau Salute. Okay, magandang araw, tanghali, gabi, kung anong oras nyo man ito pinapanood. Ako po si Pau Salute ng Powcast Sports at nasa kabilang linya po kakausapin natin yung isa sa most requested po na boxing hero na gusto nyong kausapin ko. Wala pong iba kundi si Ray Boom Boom Bautista. Ray, kumusta ka? Ay sir, magandang hapon po sa mga nakikinig sa Powcast boxing fans na I'm happy and I am proud na ma-interview sa programang ito. Salamat. Sir. Salamat na pagbigyan mo ako, pare. Sinabi mo naman magandang hapon, umaga pa lang, pare. kasi kakatapos lang yung iba ng trabaho mo. Ay, sir, ano, dito sa PME, kami po yung nagtuturo ng boxing sa Boxing Combatants of the PME Cadets. Then, sa araw-araw, minsan na araw-araw, sa umaga or hapon, mag-permission sila, din kasamahan namin sila paano tumakbo, paano magpusa, paano palakasin yung abdominal, stamina, ganun, sir. Ah, ganun pala. Ikaw pala yung nagko-condition sa mga sandalo natin dyan. Physical training kami po yung ako po yung nakatutok po dun, sir, ano. Yung mga, alam mo na, yung mga mahinang, meron kasi mga mahinang bata na papasok dito sa PME. Okay. Pag magutom sila. Okay. Ano mo, masaya sana to. Next time, makaulit ako sa inyo ng video call. Sabi mo lang kasi ngayon may sira yung phone mo eh. So, pasensya sir, sa mga... Go ahead. Pasensya na sir, kasi kagaling ko rin kasi ng duty kahapon, sir. Dun sa new cadet battle of the 2023 PME cadets. So, yung mga beginners na yung bagong pumasok sa PME, pinabantayan pa namin sila para ano, kung maayos yung kalagayan nila dun. Salamat, pare. Hindi, ako lang magpapasensya sa mga followers kasi expect nila may video call. Next time, uulit tayo dito pag may bagong cellphone na itong si Ray Boom Boom Bautista. Parating na daw yung cellphone niya eh. Okay. Ano bang gusto mo itawag ko sa'yo? Ray or Boom Boom? Kasi mas kilala ka sa Boom Boom. Ay, Boom Boom, sir. Tawagin mo lang sa'yo na Boom Boom, sir. Kung ano? Kasi yun ang nakasanayan sa mga tao, sir. Oo. Alam mo, bagay tayong dalawa eh. Kasi ang... Bakit naman, sir? Kasi yung parang tagline ko dito eh boom boom pow, parang tayong dalawa yun. Boom boom. Ako si pow. Pala kasi ang tawag nila sa akin dito rin boom boom pow din eh. Ah, pareho pala tayo boom boom pow. Ano ba 'yan? Sakto, saktong sakto. Kaya kailangan makaulit ka. Anyway, nasaan ka ba ngayon? San mismo yung pinagtatrabahuhan mo? Andito po ako sa Philippine Military Academy sa Fort Del Pilar. Baguio City, sir, dito sa Baguio. Ako po, ang opisina namin dito is under kami ng tactics group, pero yung pangalan ng opisina ko rito is Sports and Physical Development Unit, SPDU, sir. Nice. Ayos, ha. Matagal ka na ba dyan na nagtatrabaho? Since 2014, sir, kinuha nila ako, sir, as a soldier, sa Philippine Army soldier, din nag-training din ako, sir, na ano. Nag-training din ako sa bundok, nag-training din ako. Kasi hindi man pwede, sir, na magtuturo kasi sa kaditi ng combatives na hindi ka sundalo. Pero, sir, maka-relate ka kung anong pinagdanasan nila. Kaya mo naman yan. Kaya mo yan, last mo eh. Ay, kaya. Boxer never surrender. Anyway, so balita ko rin may kasamahan ka dyan na isa na na boxingero din. Dating na sikat eh. Dating Olympian, sir. Oo, yeah. Si Harry. Yes, sir. Si Harry, Master Harry Tanyamor. Siya yung, sir. Pero ako yung nauna rito, sir, sa PME. 2014, sir, dito ako. Pero, Yan yung ano mo. Ako, sir, no? Yan yung pinaka trabaho mo ngayon, diyan ka na. Diyan ka, stay in ka diyan. Yes, sir. Binigyan po ako dito ng quarters dito sa PME kasi lahat ng mga sundalo may assign dito, bigyan mo na ng quarters. Especially sa mga instructor na mayroong ituturo sa dito, sir. Ah, social. Ayos. Ang layo kasi niyan sa Cebu. So tuwing kailan ka umuwi ng Cebu or sa pamilya mo, kasama mo ba diyan?
Sir, dati sir, kasama dito kasi ano, dinalak siya dito, dito nagkaroon ako. Mm-mm. Pero nung 2019, bumalik muna ako sa Cebu kasi na-schooling ako doon ano, ng visit ng, para sa promotion ng sundalo ba. Dinalak sila doon. Na-timing din sir na nanganak-asawa ko doon sa Cebu. Doon muna sila hanggang ngayon, lalo ngayon kasi ano, Cebu sa na-lockdown sila sir. Ah, okay. Pero ibig sabihin, dyan mo talaga sila patitirahin hanggang nandiyan ka pa. Yes, sir, kasama ko na sila dito, sir. Ayos, buti naman. At least hindi ka ano, hindi ka malayo sa pamilya mo. Anyway, yes, pare, thank you very much at sundalo. Ang daming mga boksingero na yung iba hindi masyado sigat pero nagiging ano, nagseserbisyo sa bayan pa rin bilang isang sundalo. Ikaw yung nag-physical training. Yes, pero sir, teka lang, may curious ako ah, kung pwede mo share. May ano ba diyan, may mga pa tournament ba sa loob ng army ng ano boxing? Sir, pagkawali sir. May mga tournament yung mga nagba-boxing ba sa army? Yes sir, yung team sir sa ano yung sasali kami sir sa mga squad, mga NCAA sir. Tapos ano dito sa Baguio sir yung tinatawag nila sir na BBL tournament sa buong Baguio region. So since 2017 sir, kami dito sir, no, yung PM na sir, yung nag-overall champion sa boxing sir, tayo po sir, no, tayo po yung nag-overall champion dito sir sa boxing sir. Okay, so sumasali ka ba? Hindi sir, yung mga... Kasi lugi, sir, mga, lugi yata pag sumali ka. Ayun, huwag naman sir. Nandatayin naman tayo niyan. Sabi ko... Anyway, pare, batang-bata ka ba? Tama ako, 28 years old ka pa lang? Hindi sir, 34 na ako. 34 sir. Ka na ba? Nag-retiro ako sir. Ah, hindi, sorry. 28 years old ka nang iniwanan mo yung boxing. Yun ang yes, ibig sabihin sir, ko. Pare, I'm only 28 years old. On that time sir, na nagparang sundalo ko. Okay, iyan ang pinakatanong ng mga tao. 28 years old, prime of your life. Bakit mo iniwanan? Prime of my career. Oo nga, bakit mo iniwan ang boxing? Dalawang... Ano pa yun ha? Dalawang sunod na panalo pa. Iniwan mo, hindi naman galing sa yes, talo. Sir, no, bakit? Dalawang sunod na panalo bago ako nagsundalo, sir. Hi, sir. Bakit mo daw iniwanan? Nakita ko kasi, sir, nung di ba naalala mo yung naglindol lang bol, naglindol? Naalala mo yun? Yung pinakamalakas na lindol na tumama sa amin? Oh. Sir, ang bahay namin nun? Oo. Doon ko na-realize, sir. Na everyday magpipila ako doon sa airport sa ano sir sa pier na utom na utom kami, wala kaming pagkain. Ay magulang ko, yung alam ko mayroon kaming palayan, may kaming negosyo doon sa bowl na jeepney, pero nasisira kasi sir yung mga daan doon, mga tulay. Tapos yung kapatid ko sir na ano pa sa simbahan doon sa bakla sa lubog sir, nadaganan sir ba? Oh, okay. Kaya pinagkakahan ko si sir na ano, naoperahan siya ba? Oh. Pira kong ginasto, yung bahay namin si sir. So, everyday sir, nagugutom kami. Kasi na, walang pagkain, walang tubig. Okay. Everyday, mga Edmund, no, kadabernis sir, mayroong relative goods doon sa termin, sa pier, sa airport, sa army, sa airport. Pupila po ako doon sir, napipila po ako doon. Nagipagbanggaan ako doon sir ng katawan para makakuha ng pagkain. Okay, so ibig sabihin, 2014 or 2015, may offer ka na yes. Magtrabaho sa ano sa PMA. Yes, sir, so that time sir, may namit ako sir na junior ano, na sir Mel na taga Bohol din. So napupintuan namin, ano, sir ano na willing ka na magsundalo ka, punin ka namin. As an instructor sa PM. Amis ako nun eh. Sino ba sir? Ano? Pwede ba ako? Ilang taong ka na? 28 years old sir. Makir ka naman eh. Ano ka nga special skill. Ika-share sa forces. Yan nun. Kaya ano sir? Sabi ko, paano ba? Ito. Tawagan mo ako. Magkita ito sa Manila. Pagkilala kita sa ano sa CGPA. Time nun, ano ni General Iribere nun, sir. So, ayun. Okay. Pumunta ko sa Manila. Yun. Hindi alam ni Sir Alan nun. Naku. Okay. So, malalaman ni Sir Alan ngayon. Oh, na,
Nakita, hindi alam ni Sir Alan noon, tumakas lang ako noon. May laban ako noon. Nag-training ako noon. Grabe. Saturday afternoon, wala namang training yan. Sabado naman, tumakas ako pa Manila. Ah, ganun. Yun, sir, yun, doon ako na. Bakit nagugutom yung mga sundalo, mga tao? Bakit yung mga sundalo nagbibigay ng pagkain? Bakit hindi sila nagugutom? Ganun. Kala ko ano? Hindi mo pangarap talaga na magsundalo, kumbaga, na ano ka lang? Pangarap talaga, sir, noon pa. Kasi lang, hindi ko lang alam, sir, kung paano, sir, paano yung proseso. Duman, ano. Kaya, sir, napahinggan nyo din sa boxing kasi lugar kasi namin, sa Bohol, maraming boxing. So, makatulong mo lang sa kahirapan ng magulang. Ah, okay. So, ang mas naisip mo na mas solusyon sa kahirapan ay pagiging sundalo kaysa sa pagiging boksingero? Noon, sir, hindi naman sabihin na solusyon sa kahirapan yung magiging sundalo. Pero, gusto mo mag-boxing kasi makapagpatuloy ka sa pag-aaral mo, na makapag-aaral ka ng varsity student, then, yun, dinala din pala ako ng Panginoon sa pangarap ko na maging sundalo din pala ako. Yun. Okay. Yes, sir. Pero pare, Boom, ang ganda ng karera mo sa boxing, hindi ka ba nanghihinayang na, kumbaga, hininto mo? Hindi mo ba naiisip yun minsan ngayon? Lalo na ngayon, 34 ka na, sayo mo. Hindi mo ba naiisip yun kung ano nangyari sana? Ay, alam naman sir, hindi naman ako sa nanghihinayang na ang ganda ng career ko sa boxing. Kilalaman ako. Siguro, that's all, sir. Ginawa ko na, sir, yung lahat ng makakaya ko na makilala ko sa lipunan namin. Hindi na ako, sir, nanghinayang, sir, na nakagawa ko ng pangalan sa Pilipinas. Pero, yun na lang, sir, i-maintain ko, sir, yung being a good image to the person na makilala nila ako being a boxer before, na ganun. Okay. Pero okay na kayo ng promoter mo kasi tinakasan mo pala eh. Anong sinabi ng promoter mo no? Sinabi mo na yes, sir. Ayoko na magboxing, gusto ko na lang magsundalo. Ano 'yun? Nung naglaon, sir, natanggap na rin niya, sir, na ganun. Nakita naman niya, sir, na ano yung magandang may dulo sa buhay ko, hindi man ako napariwara na. Pero every time, sir, na babalik ko ng Cebu, pupunta ko rin sa kanya. Nayayakap niya ako kasi na-miss niya ako. Ako, siya, sabi na, ako yung pinakamasunuring boxer niya noon. Pinakamasunurin. Yung nagsundalo. Kaso nakatakas sa nagsundalo. The most charismatic boxer of my stable. Here we are. Grabe yung panagyabang na sa akin. Pero, sakit man. I'm happy na magkita ulit si Sir Ala. Pero matanda na siya, sir. Pare, yung record mo, 36 wins, 3 losses. 36 wins, 3 losses, 25 KO ba? Teka, double check natin ha. 25 KO, pare. 36 wins, 3 losses, 25 KO. Hindi naman siguro masamang record yun, sir. Hindi nga. Actually, ang itatanong ko nga sa'yo, pare, pwedeng-pwede ka pa mag-world champion ni, Hindi na, sir. I mean, I will preserve my name na lang siguro, sir, na yung record ko. Ay, nako na yan. Mahirap po na yan, sabihin. Nag-iabang sila. Hindi na nilang record ko. Sabihin, baga naman. Pero, hindi naman siguro, sir, mayabang na tao. Sabihin na lang na, kasi, sir, isang panalo nga lang, mahirap kunin, di ba? Uy, sis, isang panalo nga lang, mahirap kunin yan. 35 wins pa kaya, ganun. Pero, we are proud, mga boxers, na makapanalo man tayo ng maski isang panalo. Dagdag na yan sa karangalan natin, na dadalay natin sa hanggang kamatayan natin. Tama no. Hindi mo ba iniisip ko kasi pare. Kaya sinabi ko pwede ka mag-world champion sana. Sa tingin mo ba nung kung nagtuloy-tuloy ka? Tingin lang ah, kung nagtuloy-tuloy ka baka nakamit mo yung parang gusto lahat ng boksingero maging world champion. Siguro sir, siguro na kung pinatuloy ko siguro.
na ano, makamood ko talaga yun. Okay. Pero minsan lang, sino na mag-injury tayo, ganun. So, again, pero, just to be clear, ikaw ay huminto sa pagbaboxing hindi dahil sa injury, hindi sa kahit anong rason, dahil gusto mong magsundalo at nakita mo na mas mas maganda yung maging sundalo. Yes, sir. Yes, sir. That is the reason, sir, why ano, naghinto ako ng sundalo. Mm. Pero hindi sabi na, ano, na ang gusto ko lang, sir, na ipapatuloy ko rin. Di ba, natapos ko na yung boxing ko, na nagawa ko na. So, sabi ko sa sarili ko, gawin ko naman yung gusto ko. Gusto kong maging sundalo na pinapangarap ko nung bata pa ako na makita ko ng sundalo na nakamiporme na ano. Ito kong ano, sinabi ko sa papa ko, nagpaalam ako sa kanya. Okay. Feeling ko baka pag sa sundalo, medyo mahaba-haba pa yung career mo. Baka maging ano ka pa dyan. Baka, yes, maging sir, general ka pa dyan, ha? Naka 6 years pa ako, eh. Pero ano, isang pinakatanong din. Meron pa bang pag-asa kaya na bumalik sa boxing ang isang Boom Boom Bautista? Plano, sir. Na, totally, sir, I retire, sir, then I will hang up my I hang up my gloves since 2014, sir. Ano lang. Ito, sir, para sa alaman na, sir, na ng lahat na, no. Ay, hindi na. No, time to, no. Come back sa Boom Boom, sir. Okay. Okay. Pero pare ha, no time, hindi na imposible na bumalik si Boom Boom, pero anong pakiramdam mo na kahit na ang tagal mo nang hindi nakalaban ha, hinahanap-hanap ka pa rin ng mga tao na para bang kahapon lang yung laban mo? I am proud, sir, na ano, na nakamiss din minsan yung ano, yung crowd ng sigaw ng tao habang nasa loob ka ng ring, nagpagbakasuntukan ka, nakamiss din minsan. Mm-hmm. And, proud lang ako, sir, na ano, na kumbaga, ginahanap-hanap ako ng tao, punta na ba si Bautista, pero, yeah, sir, na ano, happy din ako, sir, na maglalas, parang ano ba, na ako pala hinahanap ng mga tao, eh, di ba, nandito lang ako sa PMA, sundalo mo, ano ba? Okay. Pero, siguro, sir, ano, yun, di naman siguro ka parang kahiyahiya, di ba, na trabaho na pinasukan ko. Ay, nako, I'm very, very, very proud. You're serving the country and ikaw ang nag, kumbaga, eh, nagme-make sure na yung mga ating mga boksingero ay physically fit. Kung hindi, makakatingin sila lang kung nambumbum. I mean, last time, sir, nag-usap kami ni Manny Pacquiao, ni ano, senador, na sir, senador, bossing, andito yung isang ano mo, kasama mo, nandito sa PME, nagtuturo ng boksinger na huwag nilang kalimutan na ano na, I mean, kumbaga, hindi man siguro lahat ng boxer na ano, na nandito ba, parang ano, parang proud din si Manny sa akin kasi kasama kami dati and nandito na ako sa PME. Pero ngayon, ang simbolo ng boxing, dinala ko rin yung pangalan niya asa na andito ako sa PME, sa boxing. Boxing coach here, sir. Naintindihan ko. And I'm sure kasi si ano si Senator, ano rin yan, sundalo rin yan, reservist din yata yan. Yes, sir, reservist. Oo. Tapos isa sa mga tanong ko sa iyo pag naglalakad ka ba, meron pa rin bang nagpapa-picture? Sir, maglalakad ako, sir. Meron pa rin, sir. Maraming sir na ano, magkakilala, sir, ano, lalo pag sa ano. Actually, sir, ano, proud ko ba sarili ko na ala, kilala po pala ako maski hindi na ako nagbuboxing. May nagtanong nga nung pagka-post ko na interviewin ko si Boom Boom. Ang tanong, kailan yung next laban niya? Parang ano? Ganun ba, sir? Oh. Grabe naman, hindi na tayo lalaban, sir. Ano ang tanong ng mga tao? Grabe naman. Teka, speaking of laban, maibalik ko lang ha. Doon sa mga laban mo, madami yan, at alin yung pinaka hindi mo makakalimutan? Ay, hindi ko makalimutan laban, sir. Boom Boom Bautista versus Sergio Medina sa Las Vegas, sir, na kami yung common event with De La Hoya and Floyd Mayweather. Okay.
Sino kasama mo dito? In my career. Alam niyo 'yun na ano na the fight of the century 'yun between Pacquiao between De La Hoya and Floyd Mayweather before, sir. Ah, ito yung 2007 May. Parang gano'n. Yes, sir, yes, sir. Panalo ka dito. Run, Las Vegas. Panalo ka dito. Yes, sir, yes, sir. Ang grabe, lalo dito ka isa na nakilala talaga ng mundo dahil undefeated pala itong tinalo mo rin. Yes, sir. Undefeated yung tinalo ko, sir. From Argentina, this is the number 2 contender of the world, sir. Anong naalala mo doon nung panahon na yun? Anong mga nangyari na pwede mong i-share? Eh, sir, yung talagang nakilala ko, tapos yung, kumbaga, sir, and underdog of the fight, siguro kasi mas lamang man yung kalaban ko noon. Tapos, ano, tapos yun nga, pinatira ko ni Oscar De La Hoya sa Puerto Rico, sa bahay nila. Yung ano, makasama ko sila, yung mga champions, yung sila ni, ano sir, mga magagaling sa Puerto Rico, yan sila ni Juan Lopez. Grabe. Kasama ko yun sila. Sila ni Ricardo, sila ni ano, Felix Trinidad. Kasama ko yan. Grabe yung mga nakakasama mo talaga, yung mga malulupit na boxingero. Sila Sugar King Mosley, sila ni Bernard Hopkins. Kasama ko yan doon, nagtitraining. Grabe, no? Mga kakakwentuhan mo, kasamahan mo. Oh, sir. Parang sir, yun na yung narating mo, di ba? Nangyayari yung ibang tao, sabi, nangihinayang sila eh. Ano bang nangyari? Anyway, kanya-kanya naman tayo ang gusto. Yes, sir. Kanya-kanya naman tayo ng way ng buhay, sir. Tsaka, dyan ka masaya. Matanong ko lang, yes, fast forward. Fast forward, syempre, nanalo ka doon, tapos nagkaroon ka ng next fight. Yun nga lang yung next fight mo. Ito yung natalo ka. At ang dami nagtatanong dito. Natalo ko na, sir. Ni Ponce de Leon, sir. Ponce de Leon, WBO yes, Super Bantam. Because of what? Because of sir, rest injury, sir. Rest injury, sir. Oh. Na-injury ako nun. Nag-sparring kami ni former world champion Jerry Pinalosa sa World Cup. Sir, tumama yung left hook ko sa ulo niya, sir. Yun, sir, na-injury ako nun. Last sparring, sir, before the fight, na-injury ako nun. So, wala tayong panahon na matras kasi isang linggo na lang. Nakagulat yun kasi round 1 lang, natalo ka kagad eh. Kondisyon ako, sir, pero I mean, that is my just grabe ka pinakamasamang laban sa buong buhay. Okay, so yun nangyari noon, lumabang ka na may injury sa kamay. Yes, sir, kasi totally. Sabihin nila na yung mayabang, sabihin nila na tamba. Sabihin ko, sus ka. Hindi lang nila alam kung anong ginangyari sa buhay sa ano ko noon. Alam ni Coach Freddy yun. Kaliwang kamay o kanang kamay na injured? Sir? Anong kamay yung na-injured? Yung sa wrist? Kaliwa o kamay? Kaliwa, sir. Kasi ang dami nagsasabi na hindi ka daw handa noong laban na yon. Yung pala may injury hindi, ka. Sir, handa ako sa noon, pero sir, na-injury lang talaga noon. Sinabi mo to dati ba? Na ilabas ba to sa press? Parang hindi masyado na ilabas ito eh, no? Sir, hindi masyado. Pero sige lang. Okay. Siguro yung mga tao, sir, pag you are the winner, guwapo ka. Pag you are the loser, pangit ka. Ganun talaga. Pero sige lang. That's boxing. Oo nga. Yun lang. Ganun talaga ang buhay, ano? Ganun talaga ang buhay. At least, you understand. At saka naiintindihan mo yung ano. Sanay ka naman dun eh. Wala kang problema kahit ano sabihin ng mga tao. Lalo na ngayon, sundalo ka. You have a training na talagang maging matatag. Yes, sir. Matatag. sa boxing career mo, ha? Of course, nanalo ka rin naman ng mga belt. Ano yung pinaka-proud na moment na sa boxing career mo? Pinaka? Proud na moment mo nung nag-boxing ka? Yung pinaka-proud na moment ko, sir, yung pinapunta ko ng sir na Malacanang, sir, na kami ni Senator Pacquiao, yung parang gina-heroes welcome doon sa Malacanang, binigyan ng
certificate, karangalan, heroes welcome, red carpet siya sa Malacanang. Ah, Yes, sir, ano. Okay. So, sa... Naabutan ka ba? Sinong presidente niya? Sir? Presidente Gloria Arroyo, sir. Ah. Balita ko kasi inaabutan yung, ano, yung mga boxingero. Nag-abot ba si president noon? Wala man, sir. Wala man? Okay. Balita ko yung mga iba may abot eh. Anyway. Pinakain lang naman kami dun, sir. Okay. Para kayo ni Sunny Boy. O, sir. Pinakain lang naman kami dun, sir. Tapos, wala naman. Okay. Anyway. Yes, napakaswerte ng mga boxingero ngayon kasi pag time ni Pangulong Duterte, mayroong, yan nga, grabe ang miss ko nga sa kanila eh. Time namin noon. Wala man inabot, pinapakain man lang kami doon. Tapos ano, pagwala naman. Pasalamatan ka lang na nagdala ka ng karangalan sa Pilipinas, pero wala na magbigay, sir. Okay. Pero at least, ano, ito pa rin yung kinonsider mo pinaka-proud moment. Kasi bihira din naman sa mga, hindi lang sa boksingero, sa tao mismo ang makarating doon sa Malacanang na bigyan ng karangalan. So, isang malaking karangalan pa rin. Yes, sir. Ilang tao lang, sir, ang makapunta sa Malacanang, sir, na makamayan ng presidente. Ma-recognize ka sa presidente ng buong Pilipinas, maka-red carpet ka, maka-apa ka sa red carpet dun sa Malacanang, tapos makakain ka beside sa Pangulo. Oo, okay. Grabe yung kasikata mo no? Hindi mo ba nami-miss? Hindi, sir. Sir, yung kasikatan ko, sir, pero ano? Siguro, sir, bonus na lang yun sa Panginoon, sir, na naging kilala ako, sir, no? Okay. Siguro din sa, no? Okay. Sa pagtitraining, dedication. Okay. Pare, alam mo, yung ikaw at saka karamihan ng mga ala fighters ang mga sikat talaga dati. Medyo personal, ha? Sino ba doon sa mga ala fighters ang mga close mo, yung panahon nyo? Yan, si Albert Pagara. Yes, si Albert? Yes, sir. Uy, interviewin ko yan sa isang araw. Yes, live si Albert sila eh. Anong... Yan sa kwarto ko si sir, natutulog, sir, dati. Talaga? Sir, ako pang nag-guide dyan, dati, sir. Ako pang nag-guide dyan, sila magsayo. Okay. Ngayon, sila na yung mga sikat. Yes, sir. Ngayon, sila naman yung ano. Dati, sir, mga bata lang yan. Uh-oh. Mabata lang yan doon sa kwarto ko, sir, na naglalaro. Sila na magsayo, sila na Pagara. Yan, sila naman yung ano. Ganun ang buhay, sir. Meron ka bang mensahe sa kanilang dalawa? Kay Albert Pagara muna. Tsaka tanong, kasi yes, interviewan ko yan sa Linggo eh. Albert Pagara. Okay, Albert. Kura Albert Pagara. Then, ang mensahe ko sa kanya, na kung long lasting na round yung kunin niya, mag-training siya for 9, 10, 11, 12 na round. Kasi alam ko, malakas, may power siya, may bilis siya. Mm-mm. Yan lang ang ano ko sa kanya, na hindi na hinaan ko dati. Mm-mm. Na yung later rounds for 9, 10, 11, 12, doon na. Tapos yung absorbance na ng pain tolerance, sir, yun ang sa kanila, sir, na kumbaga, sir, makatanggap ba ng hard, sir, na yung bang makatanggap, sir, ng suntok ba? Oo, okay. Yun ang sir, na i-develop ba? Yung depensa, eh, naman, meron, magaling din naman sila mag-depensa. Yun, sir, hangin, sir, yung hangin, tapos yung absorbance, yung panggugulang ba? Panggugulang sa laban. Yun ang dapat nilang matutunan, sir, ng headbutt, yung ganon. Kasi kami, sir, mga ala boys, mga clean fighter. Ayaw namin lalaban na, magugulang, maniko. Pero that's part of boxing. That's part of pro boxing, na magugulang ka, mag-headbutt ka, di ba? sa mga sundalo ba, tinuturo mo din yan? Kasi nakikita ko. Yes, sir. How to win the fight. Hindi tayo lalaban ng parihas. Lagi tayong lamang. Yeah, grabe ah. Grabe yung perspective. Bale, sasabihin ko yan kay Albert. At ito, isang follow-up question kay Albert tapos kay Mark naman tayo. Itong si Albert, matagal na rin iniintay ng mga tao na lumaban sa World Championship.
Sa tingin mo ba, sir, ano, pwede na at maging world champion kaya? Pwede na siya, sir. Sa tingin ko, pwede na si Albert Pagarasan na, ano, na lalaban ulit sa, ano, sa world championship. Mm-hmm. Sa tingin ko, sir, ha, mas ano pa siya kay kumbaga kay ano, mas luto na siya kay siya kumpara kay Matt Magsayo. Oh, okay. Okay. So, tingin ko lang, ha. Okay. Sa akin lang. Sa magkamali ako. Sana, ano. Mas ano pa si Albert Pagara kontra kay Magnificent Magsayo. Mas mautak si Albert Pagara. Mas matured lumaban. Mm. Okay. Mas matured lumaban si Albert. And mas may puso si Albert kasi ano ni, ano, si ni Magnifico. Itong si Magnifico at saka si mag, ano, si ano yan. Pareha lang yung talent ko baga. Ang bilis, mayroon pareha. Uh-uh. Pero yung maturity, how to control the fight. Mm, okay. Mas lamang si Albert. Okay. Ayan yung panahon na magkakasama kayo. Yun yung nakita mo. Okay. Sir. Okay. Pero nakakapanood ka ba ng mga ano nila, mga bagong laban nila, nakikita mo? Yes, sir. Nakikita ko, sir. Okay. Sino sa tingin mo magandang mga kalaban ni Albert? Next, kung update. Sir, yun, sir, na ano, yun si, ano, sino yun, yung nakatalo kay Mig, sino yun? Nakatalo kay Elorde, sino yun? Ah, nakatalo kay Gio Santissima, tsaka si, kay, ano, Elorde, si, oh, ano, Emmanuel si, Navarrete. No, si Navarrete, yun ang magandang laban, na ano. Oh, okay. Sana, mangyari. Ano, kaya niya ba to si Navarrete? Hindi, sir. Hindi naman siguro na sabi na kayang-kaya, pero may kalalagyan si Navarrete, sir. Mm. Ay, hindi naman sabi na kayang-kaya, pero kumbaga mayroon tayong laban. Kumbaga mayroon tayong chance na manalo. Okay. Alright. Sige, pag-usapan naman natin yung isang kasamahan din sa kwarto, si Mark Magsayo. Oh, kay Mark isa naman, ano bang mensahe mo sa kanya? Ano masasabi mo sa kanya? Ay, kay Matt Magnifico ko mang Magsayo, and ang ano ko lang sa kanya, yun din. Mm. Yung bang long lasting na round na ano na, kumbaga, 9, 10, 11, 12, yun ang hindi ko pa nakikita kung paano siya mag-react, paano siya mag, kumbaga, mag-so how to survive in the later rounds, no? Mm. Kung paano siya mag-ano, kung paano siya, paano ba, kung ano bang gawin niya, kung matamaan siya ng sulit. Yun, sir, yun ang, kung matumbas siya, kung paano ba tumayo, kung galing, ano ba. Kasi, okay. Ganun, sir, yun ang, ano. Pero yung huling laban niya, sa Bohol, ah, nakaabot ng 12 rounds, kaso hindi nga lang masyado sumusuntok yung kalaban niya. Napanood mo ba yun? Oh. Oh, sir, nakita ko siya, si Sir Singyo, yung kalaban ni Banal. Oo. Okay. So, yeah, tapos ngayon ha, nasa MP promotion at nagte-training na ito, sir, si Mark Magsayo. Mas matindi to. Hmm. Yun ang nag-isipin ko, mas matindi to. Kaya dapat magtindi din siya ng training, tapos kasi matindi to. Oo nga, eh talagang kalaban niya rito, mga ano din, mga high-powered caliber boxer din kasi MP promotion eh. Kaya yung kaba naman, manager, ano, promoter mo si Manny Pacquiao. Kaya sir, kailangan. Siguro, makuha naman siguro yan sana sa training na sa mga trainers na ano. Pero yun lang, ang hindi mo ituturo sa atin. Ano? Yung paano, kung ano, yung tapang ba? Yung tapang. Tapang yung tapang na ano. Yun ang may tatanong ko. Yung, kumbaga, yung tapang sa dibdib ba? Okay. Nakita ko naman, mayroon siyang laban na bumagsak siya eh. Kanino ba yun? Tapos tumayo. Pero, ngayon, eto na, Freddie Roach, Justin Fortune. Ang last na question ko kay Mark Magsayo para sa'yo eh. Siya na ngayon ang parang isa sa maganda ang posisyon kasi nasa Amerika siya ngayon at malulupit yung mga kalaban niya. Anong nakikita mo? Sabi mo, mas okay si Albert, mas handa. Pero sa tingin mo ba, may kakayanan din po ba itong si Mark Magsayo na maging world champion at kaya na ba? Malaking chance. Pero noon ha, nung nakasama kami, yun ang nakikita ko. I don't know kayo kung siguro magbabago naman siguro yan sa mga handlers, mga coaches na nagdadala. Siguro, sir. Pero okay.
Kumbaga, siguro magbabago naman siguro sa panahon yan. Oo naman, oo. Sure. Tapos yung mga coaches na nagte-training, pero yun lang, yung din ang kulang din niya na yung dirty fight, the dirty tactic, yung mga apakan mong kalaban mo, hitbatin mo. Yun nga, kasi ganun talaga. Oo, okay. Ipitin mo, tsukuhin mo, suturin mo eh. Naalala ko yung boxing. Naalala ko yung laban ni Jeff Horn. Ang daming nagre-reklamo sa style ni Jeff Horn eh, pero kasama lahat sa boxing. Oo. Kahit boxing mo na. Okay. Tsukuhin mo eh. Ilo-blow mo. At least ano. Okay. Pero matanong lang kita, dahil pinag-uusapan natin yung mga taktik na ganyan. Malamang napunod mo yung laban ni Jeff Horn at saka ni Manny Pacquiao, di ba? Yes, sir. Okay. Nanalo si Jeff Horn, syempre. Hagulat. Pero marami nagsasabi na... Oo, tsaka pero marami nagsasabi na dirty tactics daw, yung dididiinan, ganun. Ikaw, anong masasabi mo dun sa estilo na ginawa ni Jeff Horn dun sa laban niya kay Manny Pacquiao? Yun ang masasabi ko na... Ginawa niya yun kasi alam niya na talo siya eh. Ginawa niya yun para makasurvive siya. Ginawa niya yun para kumbaga si Manny kumbaga ma-distract ba sa game plan ni Manny. So malaking tulong yun para sa kanya na makasurvive din sa mga rounds na yun. Ano din yun kumbaga ba Technique how to win. Yan ang laban. Okay. Pero ikaw ba, sa tingin mo ba, alam natin panalo si Jeff Horn. Si Jeff Horn officially. Pero, ikaw, sa tingin mo, si Pacquiao ba talaga ang nanalo o si Jeff Horn talaga ang nanalo? Sa tingin mo, ha? Sa tingin ko, panalo si Manny nun, sir. Sa tingin ko lang, ha? Panalo si Manny nun by, siguro, flip. Panalo si Manny nun. Okay. Plus yung mga deduction, mayroon pa yun eh. Kasi hindi man ginadeductionan. Wala eh. Wala. Parang bulag ang refere. Anyway, pag-usapan na rin natin si Manny. Sino ba gusto mong magandang makalaban ni Manny? Next. Last and for all, yung ano, kung yan si ano, si Golovkin, you know, yung kung makatim... Sir? Oo, sige. Malaki kasi. Magkatimbang lang sila. Kung ano, yun din, ay kaya-kaya ni Senador Manny Pacquiao yan, si Golovkin, kung magkatimbang lang sila. Kasi lang, malaki mo siguro yan si Golovkin siguro. 160 eh. Masyadong mabigat eh. Masyadong mabigat. Tapos alam mo na hindi naman siguro tayo nagbabata, nagtumatanda man tayo. Pero kung baga yung sa abilidad, Wala. Pero yun siguro, ang the most interesting fight na para kay Pacquiao, si Rimat Floyd Mayweather also. Yan. Parang ang dami nga talaga na yun eh, no? Buong sambayanan ng Pilipinas yan na nanood, sir. Fight for the revenge siguro. Fight for the revenge of our country. Alam mo, totoo diba? Yan. Totoo yan. Kahit tanongin ko yung mga ang pinaka-ano nila, sabi nila, huwag ka na lumaban sa mga bata, tsaka sa kasi napatunayan ka na, gantihan mo na lang si Floyd. May pera pa na malaki. Oo nga, sir. May pera pa. Tapos yung revenge, yung galit pa na ng buong sambayanan. Plus, dala ni Manny. Oo. Kumbaga, yung dasal ng Pilipinas, makatulong yan. Oo, okay. Okay. So at least narinig ko na yung mo diyan kay updated ka pa ba sa mga Filipino boxers natin ngayon, yung mga baguhan? Sir, yun din na nakita ko sir na merong sumusulpot na kabalo. Gabalyo, magaling din ah. Magaling tapos itong si Kano, yung taga dito sa Baguio, si Carlos Anen. Carl James Martin. Carl James, magaling din. Okay. Sana. Okay. Mayroong marami sila. Marami sila na mga prospect ba? Oo. Okay. Dito sa mga batang boksingero na binanggit mo, dalawa ha,
Meron ka pa bang ilan na natatandaan at anong mensahe mo dito sa mga batang prospect na malaki ang potential? Ang mensahe ko para sa ano, mga prospect na may mga potential like Carl Hamed, yung si Caballo, Pagara, sila yung ni Magsayo. Mm-hmm. I mean, iwas injury. Iwas injury. Iwasan natin ng ano, yung ano. Paano ba naiiwasan yung injury? Parang mahirap yata. O nga eh, yun nga eh. May ano. Okay. Mahirap. Okay. Anyway, ito na yung dalawang huling question ko at salamat sa pakipag-usap. 40 minutes na pala tayo nag-uusap. Yes, sa mga fans mo, anong pinakahuling mensahe ni Boom Boom Bautista sa mga fans, sa mga talagang sumubaybay sa'yo? Sa mga fans, sa mga fans ni Boom Boom Bautista, I mean, salamat sa mga dasal ninyo, sa mga sa akin na nung nagbabaksing pa ako, yun, salamat pag sa pagsubaybay sa akin. And siguro sabi ko na kumbaga happy ako na parang na-enjoy ako nung nagbo-boxing pa ako na maraming mga tao na ano until now na maraming parang nagpa-picture sa akin na magkakilala nila ako. Salamat po sa mga ano mga sa mga boxing fans lalo sa Cebu, sa mga media sa Cebu na talagang bina-build up kami. Sa media ng Manila na paglalaban kami sa Manila na very warm welcome kami. Sa Cebuano boxers na mapunta ng Manila. Kumbaga nahirapan man kami dati na magtatagalog pero pag sa Christian announcer parang sila na lang yung sila na lang yung magsulat ng ano ng maintindihan ba kasi may nahirapan mo kami magtagalog dati. Salamat sa inyo mga press ng media ng Manila. Okay. Alam, natuwa ako, pinasalamatan mo yung mga media. Dahil isa talaga sila, no? Minsan, ano yung media, no? Malaki talaga natutulong para pang build up, no? Malaki talaga, para sir. Malaki talaga, sir, ano, yung tulong ng media. Maski pa gaano mo kagaling sa boxing, kung gaano mo kalakas, gaano mo katalino, kung walang media na magtutulong sa'yo, kung walang media na mag-build up sa'yo, hindi ka sisikat, bay. At importante yung sikat kasi doon ka mas malaki yung value mo, eh, no? Pag sikat ka. Yes, sir. Mas malaki yung value mo, mas malaki yung premium mo. Pag, kumbaga, maingay ka sa media, ganun. Hindi naman siguro, no? Oo. Ngayon kasi medyo may social media na, kaya medyo nakakatulong din sa mga boxingero kagaya natin. Yes, sir. Yung mga boxer na nangailangan ng suporta, nangailangan na ano ng mga gamit para sa training, yung mga bata na nasa barangay. Okay. Malaman nila na mayroon palang ganito. So, true media. Salamat, pare. And, okay, Tal, nag-message ka na sa mga fans mo. Last, baka may gusto kang batiin, pamilya mo, asawa, anak, kaibigan. Yung mga shout-out mo. Binabati ko po, you know, binabati ko po yung mga boxing fans sa Cebu, yung pamilya ko sa Cebu, sa Bohol, then yung mga boxers na nagpatuloy until now, na nagtitraining, huwag kayong mawala ng pag-asa. Kasi lahat ng boxer nagsimula po sa, ano, sa mga ganyan, sa bundok. Yun lang ano natin na makinig sa trainer, disiplina, self-discipline, dasal sa Panginoon. Okay. Pare, salamat, ha? Yes, sir. Okay, sandali, ha? Okay, yan po ang ating kaibigan na si Boom Boom. Boom Boom pa, Boom Boom Bautista. At, interesting talk, ha? Grabe, ha? Ayos yung mga sagot niya. Direct to the point. Wala nang paligoy-ligoy. Kaya, comment lang kayo and let me know what you think about this this podcast and this interview. And salamat po ulit kay Boom Boom and good luck sa'yo sa karir mo dyan sa pagiging sundalo and sana maging mas successful ka pa sa iyong napiling karir. Salamat and thank you very much. Don't forget to subscribe po sa mga aking mga followers, sa mga viewers at pakishare na rin po itong full podcast na ito. Salamat and bye!